God, Miss Tony, I watched all your movies, by the way. So I'm so happy to talk to you now. And ano, syempre iba din po. Syempre bilang artista, kahit anong network ka naman, di ba? Nanonood ka ng mga palabas ng ibang network, lalo na mga pelikula. So, sobrang excited lang ako na ngayon. I get the chance to work with so many new people na talagang matagal ko nang hinahangaan. Like? Of course, there's you. Madami pang iba, lalo na sa ASAP. I'm excited to work with Kim Chu, sila Enchong. Pagdating naman sa drama, yung mga hinahangaan ko po is Angel, Angelica. Ang dami po talaga. So feeling ko na talagang endless yung possibilities. Pero sa leading man naman, ang daming options. Options here and there. Tiyo kaya. Oh my God. Oh my gosh. Madami din talaga. There's Paolo. Kasi may movie po kami ni Paolo. Pero naudlot yung showing niya because of the lockdown. So hopefully it airs soon. But I hope makawork ko din siya sa TV. Si JC Santos. Carlo Aquino. Gerald Anderson. Dami ko din. Harap na makatrabaho. Oo, ang dami talaga. Very exciting yung magiging journey mo kung kani-kanino ka mapepare. At syempre yung sabi mo, nanonood ka ng mga pelikula ng ABS-CBN. Of course, those are star cinema films. Are you also very excited to finally do a star cinema film? Super. As in, pangarap ko po talaga yon. Kasi nga, pinapanood ko talaga. Mahilig po talaga ako sa pelikula. And dinadayo ko talaga yan sa sinehan. So, it's always been a dream of mine to be part of a star cinema film. So, ngayon na parang medyo within reach siya. Sobrang excited ako and happy. Mm-mm. Kasi ang topic namin today, Janine, is about passion and purpose. So, if I were to ask you, kailan lumabas yung passion sa'yo to pursue a career in the entertainment industry? At what age mo naramdaman na gusto ko mag-artista katulad ng mami and daddy ko? Una ko po siya talagang naisip when I was in college. Pero at first, just to try it out, kasi nandyan yung pagkakataon, diba? At ayaw naman natin panampasin yung pagkakataon. Pero yung talagang naramdam ko yung passion siguro was nung wala akong trabaho. There was one time when I was starting na parang 1 year akong walang teleserye or walang pelikula. Tapos dun ko naramdaman na, oh my gosh, talagang hinahanap-hanap siya ng puso ko. Tapos dun ko din na-realize na gusto ko talagang matuto, mapag-aralan, at makapagganap ng maayos sa TV at sa pelikula. So dun ko naramdaman yung parang gutom na ito talaga yung gusto kong gawin. Kailangan matuto ko kung paano siya magawa ng maayos. Mm-hmm. So yun yung lumabas yung passion sa iyo, no? Kasi nung naramdaman mo para kang fish out of the water kapag hindi ka nagtatrabaho. I read that there are 2 important dates in a person's life. One is the day when you were born, and the second is the day you find out why. Sa tingin mo ba, sa edad mo ngayon, you have finally found your purpose? Like, this is what I'm supposed to do, this is my purpose here in the industry or here on earth, parang ganyan. I think so. Pero mahabang proseso po talaga siya. But yes, I think in recent years, talagang siguradong-sigurado ko na ito talaga yung gusto kong gawin. And more so, nung recently po sa huling pelikula ko po kasi, nanalo siya ng mga award, yung Babae at Baril. And first time ko din magkaroon ng award para sa acting ko. So parang, yung para ma-recognize ka ng mga critic, ng mga director, ang laking bagay. Tsaka para siyang confirmation na tama yung tinatahak mong landas. So siguro yun talaga yung parang final, okay, sure, ito talaga. Was that your first ever acting award? First for Best Actress. So how does that make you feel as an actress when you finally held that trophy? Oh my gosh. nung in-announce po siya, super iyak ako. Tapos tinawagan ko yung mommy ko na nagulat ako dahil mas malala yung iyak niya kaysa sa akin. So, ano talaga siya, parang niyakap ng
industriya. Parang ganun yung pakiramdam, which is so important din for me na makaramdam ng ganung klaseng support. But you have a movie this month. The title. Ang movie namin coming out this March dito at doon. Starring po yan alongside JC Santos, directed by Direct JP Habak, who made I'm Drunk, I Love You. So sobrang excited na may bagong lalabas kaming pelikula. So ngayong March yan. Once again, invite our kapamilyas. Yes, mga kapamilya, sana po abangan nyo dito at doon. It's coming out this March in cinemas. Starring po yan JC Santos, directed by JP Habak under TBA Studios. So, I hope you follow TBA Studios on Instagram and ako po Janine Gutierrez for more updates about dito at doon.